Bang Hilunggo. Please subscribe and like and share. Welcome back ulit po no sa ating YouTube channel po mga kababayan. At siyempre nandito na lang po ang iyong katropa para magbigay po ng magandang balita sa inyong lahat. Secretary Larry Gadon, sumabog na nga ito sa galit dahil sa patuloy na paninira ng mga DDS vlogger at DDS supporters sa ating mahal na Pangulo. Lagi nilang sinasabing bangag daw si PBBM. At ayon dito mga kababayan ha, alam naman natin si Pangulong Duterte ay nagbariwana yan. Ganyan talaga ay mismo inamin niya. Pero si PBBM po, wala ho tayong nababalitaan o nakita na si PBBM po ay gumamit ng illegal na droga. Diba? Oh, tapos sasabihin nila bangag si PBBM. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Larry Gadon sa kanyang sinabi na maaari daw matalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 dahil sa patuloy na paninira ng mga DDZ supporters at mga vloggers sa ating mahal na Pangulo. So ito pakinggan po natin mga kababayan. Malaki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Totoo naman kasi mga kababayan. Tingnan nyo po sa mga rally nila. Ano lang po ang ginagawa nila, mga rally nila? Paninira sa atin mahal na Pangulo. Bangag si PBBM, adik si PBBM. Yan mismo ay galing po yan kay Pangulong Roa Duterte. Kung talagang adik yan si PBBM, bakit nung panahon niya ay hindi niya hinuli? Bakit hindi niya ipinahuli? Kung adik talaga yan si PBBM, dapat hinuli niya na yan nung panahon niya. At nung tumatakbo pa lang si PBBM, mga kababayan, ay nagpa-drug test yan si PBBM. Oh, negative. Hindi rin nila pinaniwalaan yun. Ginawan pa nga nila ng issue yun eh, yung pagpa-drug test ni PBBM. Tapos, nung election mga kababayan, hindi naman talaga sumuporta yan si Pangulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, nalalapit na ang pagpasok ng ICC dito sa bansa. Kaya nagmamadali na rin sila na pabagsakin si PBBM. Siyempre mga kababayan, kapag pumasok ang ICC dito sa bansa, nako, yari na ang may mga kasalanan. Tuloy natin ito. Araw-araw niyo ba naman tuwigsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos, ay sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalists, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na mga Marcos supporters. Totoo yan mga kababayan, kasi akala mo kasi itong mga DDZ na to, akala nila hawak na nila ang buong Pilipinas. Akala nila lahat na yan ay kasapi na nila. Hindi nila alam, mas marami ang loyalista kaysa sa DDS. Tapos sasabihin nila, sila ang nagpanalo kay PBBM noong panahon, noong eleksyon. So mga kababayan, alam naman natin na noon pa ang loyalista, wala pang DDS, may loyalista na. Tapos sasabihin nila, sila ang nagpanalo kay PBBM. Kalukuhan naman yata yan. Ito, tuloy natin ito. Itawagin yung bangag at adik ay natural, sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andyan na lahat ng klase ng paninira, no, tinawag na mga human rights violators, na mga mamamatay tao, na mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga itinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente, at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for totoo yun mga kababayan, 36 years po na siniraan ang pamilya Marcos. Maraming binabato, magnanakaw, mamamatay tao. Pero wala po napatunayan at walang nakulong na Marcos nung 36 years na paninira ng mga dilawan.
36 years nilang ibinibintang sa pamilya Marcos. Pero wala pong napatunayan yun, mga kababayan. Ito pa kaya ngayon ang binabato nilang mga paninira kay PBBM na adik? Eh ngayon lang ito lumutang. Nung panahon naman ng mga dilawan ay wala po ito, mga kababayan. Ibig sabihin, ito ay gawa-gawa na lang talaga nila para pabagsakin ang ating mahal na Pangulo. Subalit, wala na rin naniniwala sa kanila. Kasi mga kababayan, nung December lamang sabi ni Maharlika, maglalabas siya ng video na nagdodroga si PBBM. Ngayon wala. Walang nangyari. E di wala. Sino maniniwala pa sa kanila? Yun na lang siguro yung mga supporters nila na katulad din ni Maharlika mag-isip. Ang mga DDS na lang ang naniniwala dyan. Ito, pakinggan pa natin. The first time nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So, ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang. Lahat naman yan ay puro kasinulingan at paninira, ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawa ninyo na mga DDS supporters, mga DDS bloggers at ng kanyang ama. Yes, totoo yan, mga kababayan. Kasi totally sila naman talaga ang sumisira sa karir ng mga Duterte, ang supporters at ni Pangulong Duterte. Kasi nga, sa mga ginagawa nila ngayong paninira kay PBBM, sa patuloy ho nilang paninira kay PBBM, ay wala pong katunayan, no? Wala pong inilalabas na totoo na patunay na yung akusasyon nila kay PBBM ay totoo nga. So wala pong wala silang patunay. So sila din ang sumisira. Kasi nga, mga kababayan, ang sinasabi ho nila sa ating mga kababayan, ha, diba, dapat pag tayo po ay akusahan natin ang isang tao, dapat may patunay tayo. May ebidensya ho tayo na ilalabas na talagang yan, siya yan, adik yan, yan mismo ang video at kitang-kita yung mukha niya mismo. Hindi yung nakatalikod, nakadikit yung mukha, kung pangalan lang yung nakalista. Madali na lang po yan, mga kababayan. Mga Pilipino, matalino na ngayon. Mga kabataan nga, alam na yan. So, wala nang naniniwala sa ganyan. Kaya, yan ang mga DDS supporters, yan ang sumisira sa pamilya Duterte. Alam nyo kung bakit? Yan ang mga rally nila. Tingnan yung mga rally nila, mga kababayan. Wala kay ibang magandang marinig sa kanila. Bangag, adik, patalsikin na yan, walang nagawa sa Pilipinas. Paano ba naman kasi, mga kababayan? Ang tingin nila ay one-sided lang, dun lang sa nagagawa ni Duterte. Pero ang nagagawa ng ating mahal na Pangulo sa bansa, hindi nila natitingnan yan. Dapat, isang tabi na yan, tapos na yan. Tapos na si Duterte. Dito na dapat tayo kay Pangulong BBM na gumagawa ng paraan para umunlad ang bansa. Sila naman, gumagawa din ng paraan para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM at palitan na nga si PBBM. So yun lang po, mga kababayan. Sa lahat po nating mga kababayan, bago tayong maniwala, research din po natin. No? Sa lahat po ng mga kababayan natin na wala talagang neutral pa, na walang sinusuportahan, alamin din po natin yung totoo. Kasi sa ngayon po, mga kababayan, kami nandito po kami para ipakita po sa inyo ang ginagawa ng ating gobyerno sa Pilipinas. Katulad yan, mga kababayan, patuloy po ang pamamahagi ng ating mahal na Pangulo ng titulo ng lupa sa lahat ng mga magsasaka. Lahat po ng mga magsasaka yan. Lahat na binipisyari po ng agrarian reform. Lahat po ay binibigyan. At ayon pa dito, mga kababayan, binibigyan din ng mga abono, binhi, financial para sa kanilang sinasaka. Yan at talaga yung presidente. Hindi pinapabayaan yung ating mga magsasaka. Siyempre, mga kababayan, pangunahin, no? Number one talaga na kailangan natin dito ay ating mga magsasaka. Ang ating mga magsasaka. Kasi kung wala ang ating mga magsasaka, wala ho tayong kakainin. Kaya tama yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, sasabihin na naman ng mga, asan na ang 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako niya? Hindi yun pangako, mga kababayan.
Pangarap yon ng ating mahal na Pangulo na maibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Yun ay pangarap, hindi po yun pangako. At saka pagka binaba po natin ang presyo ng bigas sa 20 pesos, intindihin naman po natin ang ating mga magsasaka, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba may magsasaka pa na magtatanim ng palay kung 20 pesos na lang yung kilo ng bigas? Kasi po, ang equivalent po ng isang kilong bigas ay 2 kilong palay, mga kababayan. So, i-divide po natin yan sa 2 o 10 pesos lang po, mga kababayan, per kilo ng palay. Sa tingin nyo, may magtatanim pa ba? Wala na, mga kababayan. Kahit ako, hindi ako magtatanim. Kasi parang pinagod mo lang yung sarili mo. Wala ka namang mapapala. Malulugi ka pa. Dapat intindihin din natin yan, mga kababayan, ng ating mga magsasaka. Ay paano na lang kung wala nang magsasaka nating mga magsasaka? Paano na lang tayo? Baka mamaya eh. Wala na tayong mabibili ng bigas na sariling atin. Kaya tama ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo, mga kababayan, tuwaas ang ani ng palay dito sa bansa. Hindi naman nila paniniwalaan yan. Sasabihin, gawa-gawa lang yan. So yun po, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat, siyempre. Thank you so much po at magandang araw po.